siya kasi napansin ko nakuha ko siya nung April and then until now hindi pa rin siya lumalaki. So maybe ayaw niya sa soy niya or there are some other factors kung bakit hindi siya ganun kabilis lumaki. So titingnan natin. Aside from mabagal siyang lumaki, we need to repot it kasi nasila yung kanyang pot. So, baka tuloyin na siyang mawasa. So, i-repot na talaga natin siya. Babawasan natin ng konti yung soil na nakadikit sa root niya. And then, inspect din natin yung soil kung ano yung nandoon. So, titingnan natin kung meron mga bulate or yung earthworm or yung mga millipede na namamahay sa ano, sa pot. Alaman natin. Yun. Ano natin, check natin kung ano makikita natin. Ayun, may earthworm nga. So, maybe siya yung culprit kung bakit ayaw niyang lumaki or mabagal yung paglaki niya. So, tatanggalin na natin yung earthworm and then mas tanggalin pa natin yung mga soil na nakadikit sa roots niya kasi baka may iba pang earthworm na nakatago at saka yung mga ano na rin niya, yung mga itlog ng earthworms. Explain ko lang guys kung bakit kailangan natin tanggalin yung mga earthworm or bulate na nasa loob ng pot natin. Kasi pag nasa pot sila, pag nasa enclosed space sila, ang tendency kasi is parang kinukuha nila yung nutrients ng plants. So eventually, talagang mamamatay yung halaman na nasa pot pag may earthworm na namamahay doon sa loob. So, marami-rami na yung nabawas natin na soil dito sa root ng begonia. So, babawasan pa natin pa ng konti hanggang sa, ano, konti na lang yung maiwan na old soil dun sa begonia natin. Dahan-dahanin lang natin yung pagtanggal ng soil dun sa roots niya para hindi naman siya masyadong ma-stress. Ayan, pwede na siya. So, ililipat na natin siya sa smaller pot. I realized na malaki masyado yung napili kong pot. So, we're going to use a smaller one para hindi naman siya ganun kalaki sa size ng plant natin. And yung root system niya kasi maliit pa lang. So, better na ilalagay natin siya sa smaller pot. So, that way, maiwasan natin yung root rot. Kasi pag bigger yung pot, syempre, mas marami yung soil na nandoon. At saka, mas nakaka-hold yun ng water. So, matagal siyang matuyo. And then, yun. Magkaka-root rot yung plant natin pag nasa bigger pot. So there, we're done. And hopefully, mabilis na yung paglaki niya.
Thanks everyone, and stay safe.